Halos isang linggo na mula nang manalasa ang bagyong Christine pero lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Cabiculan. May mga pamilya na hindi pa rin nahahatira ng tulong. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualbes. Halos wala nang natira sa Waras Bridge matapos itong gumuho sa kasagsagan ng bagyong Christine. Nagiba pati ang pundasyon nito dahil sa lakas ng pagregasa ng tubig. Ito ang tulay na nagdurugtong sa Iriga City at sa bayan ng Baaw sa Camarines Sur. Pati ang ginagawang bypass road sa Iriga nasira rin. Halos isang linggong lumipas bago napasok ang ilang barangay sa lungsod para mahatira ng relief goods. Sa bayan naman ng Milaor sa Camarines Sur, hanggang tuhod pa rin ang baha sa ilang kalsada. Halos isang linggong nalubog sa mahigit 5 talampakang taas ng tubig ang ilang barangay. Maging sa Naga City, lubog pa rin sa baha ang ilang kalsada. 5 barangay pa sa Naga ang lubog sa tubig. Dahil sa hindi pa humuhupang baha sa lungsod, mahaba na ang pila ng mga stranded na sasakyan. Ang mga kargang prutas at gulay ng mga truck, nabubulok at nangangamoy na. Ayon sa NDRRMC, halos 40 na ang nasuwi sa Bicol Region dahil sa bagyong Christine. 4 naman ang nawawala. Papalo naman ng halos 2 bilyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura, habang higit 800 milyong piso naman sa infrastruktura. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualbes, News 5! Mga kapatid, Ed Linggaw po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.